Papuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsingawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Nagpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsingawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Cirilo, monghe, at San Metodio, obispo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita noong ito'y iparangal ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway laging sambayanang nagniningning sa ganap ng pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay sinuwi lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas sa gayoy
daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng isang linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking lilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya. Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000?
Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong purihin ang ating Poong Jesus Nazareno. Malalim ang mga salita ng ating Poon ngayong araw sa Ebanghelyo. Parang meron siyang gustong iparating sa kaniyang mga alagad. Dahil sa isang sitwasyong tungkol sa kaniyang kapangyarihan at sa kaniyang himala. Ano yung sinabi niyang, kaiingat kayo, mag-ingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Ano po ba yung lebadura? Ang lebadura ang isang ingredient na nagpapaalsa ng tinapay. Ibig sabihin, kapag inilagay mo ito sa tinapay, kahit na konting arena, ito ay aalsa at makikita ang kaniyang pag-alsa. Kaya nga siguro yung ating mga pandesal ngayon, no? At mga tinapay na mayroong yeast o lebadura, kapag pinipimo, nawawala na, no? Puro hangin na. No? Ang lebadura na binabanggit ni Jesus ay lebadura na kung ano ang magpapaalsa sa iyo. Meaning, kung ano ang tunay na kakalabasan mo bilang tao. Kaya nga pinag-iingat tayo na mga kausap niya o ang kaniyang mga alagad ng lebadura ng mga Pariseo. Ano ba ang lebadura ng mga Pariseo? E di yung lebadura ng pagpapaimbabaw. Lebadura ng pagkukunwari. Kunwari sila ay banal. Kunwari sila ay sumusunod sa mga kautusan ni Moses. Kunwari sila ay palaging nasa templo at nag-aaral ng mga kasulatan. Pero lahat ng inaral nila, lahat ng alam nila, lahat ng batas na na-memorize nila, hindi nila kayang i-apply sa sarili nila. Ang ginagawa nila, ina-apply sa tao para mapahirapan ang mga tao at ulit-ulitin ang tungkol sa batas. Ano naman ang lebadura ni Herodes? Ang lebadura ni Herodes ay lebadura ng kasamaan. Yun bang mahalaga sa kanya ang power? Mahalaga sa kanya yung kayamanan. Mahalaga sa kanya yung ako ang paniwalaan ni Diyos. Ako ang Diyos. Ganon si Herodes. Sa kaniyang kapangyarihan, ipinapakita niya kung ano yung meron siya. Eh ano ang lebadura ni Jesus na sinasabi niyang, pakaiingat kayo, iwasan ninyo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ni Herodes. May ibinibigay na lebadura si Jesus. Ito ang lebadura ng pananampalataya. Yung pananampalatayang meron ka na yun ang makikita sa'yo at yun ang bagay na dapat mong inaalagaan. Ang lebadura ng pananampalataya ay pananampalatayang nakaugat sa katotohanan at sa awa at pag-ibig ng Diyos.
Kaya nga hindi pa nauunawaan ng kaniyang mga alagad ang himala ng tinapay, na ang tinapay na ipinapaliwanag at ipinapakita sa kanila ni Jesus ay siya na nagsasabing, "Ako ang tinapay ng buhay," na lahat tayong naniniwala sa kaniya ay kailangang tumanggap at makiisa sa kaniyang buhay para tayo naman ay makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Ang lebadura ng pananampalataya ay napakahirap isabuhay. Ang lebadurang dapat meron tayo ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang ialay ang kaniyang sarili para sa kaligtasan ng lahat. Ang pag-ibig ay hindi pagbibigay kung ano yung sobra sa iyo. Ang pag-ibig ay hindi pagbibigay kung ano yung bagay na hindi mo na kailangan. Kung hindi ang pag-ibig ay pagbibigay ng parting meron ka na kahit nasasaktan ka, ibibigay mo para sa kaniya. Kaya nga kahit na sa huling sandali ng buhay ng poong Nazareno sa krus, ang huling-huling patak ng dugo at tubig na galing sa kaniyang puso ay ibinigay sa atin para sa kaligtasan. Ito ang tunay na tatak ng pag-ibig. Ito ang tunay na lebadura na nagsasabing siya ang tinapay ng buhay na ating tinatanggap sa banal na Eukaristiya. Kung tayo ay kumakain ng tinapay ng buhay, dahan-dahan na ang lebadura, ang pananampalatayang meron tayo ay mag-uugat sa kaniya. At kung ito'y nag-uugat sa kaniya, dahan-dahan din nating nagagaya at nakikita ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kung napupunta sa atin ang pag-ibig at awa ng Diyos, ito rin ang ating ibinibigay sa iba upang ang tunay na lebadurang iyan ay makita sa atin ng ating mga kapatid. Hindi makapagliligtas sa atin ang bagay na meron tayo. Ang makapagliligtas sa atin ay ang bagay na kaya mong ibigay. Kaya sa araw na ito, nawa ang Ebanghelyo ay ating maging guide sa maghapon nating pakikibaka sa buhay, na ang tangi lamang lebadurang aking titingnan ay ang lebadura ni Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo kaniyang pagbibigyan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwara ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat
at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila ay nagpakadakila, ay magdulot sa amin ang patawad mong sagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo pong lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang tunay na lebadura at tinapay ng buhay. Ito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give me safety. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyo. Lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Metodio ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan, sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,